Hey, good morning! Hey! Good morning! Going out for brunch. And we're gonna cut Zeb's hair! Yay! Here's Zeb. Thank you. Yummy. Are you giving me grapes? I eat my own plate. You're gonna eat on your own plate? Yes. Okay. What's that? Egg. Thank you. Banana. Egg. And strawberry. That's grape, Zeb. It's not strawberry. Oh. Thank you. Thank you. Dito kami sa Soup Spoon. That is ordering. Huh? Yes, sit down, sit down. Pizza! Pizza! What shape is this? What shape? Three. Triangle. How about this? No, rectangle again! Rectangle! How about this? What's that? What shape is that? Heart. And this one? What's that? Star. What's that? Diamond. Diamond. Yay. What about this one? What's that? Turtle. Circle. Yay. Here's my soup, tomato soup, na maanghang kay Daddy. Lamb chowder, and kila Zeb, roasted pumpkin, and then we have salad pa later. We ordered salad na? Daddy, we have salad. Okay, you want more? Good. Hey, getting haircut again. It's okay. Don't worry, nothing. It's okay. You relax. 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 Hands up. It's okay. It's okay. It's just gonna cut your hair. Just cutting your hair. Alan is Zeb in their playground too. Oh, go slide. Bentana mga breads ng bata. Whoa, that's scary. Okay, come on. Malian. Hi, look at your hair. You like it? Yes. Yeah. So, wakas na pagupitan. Medyo pahirap pero wala namang iyakang naganap. So, that's good. Pahirap lang sa simula kasi sobra yung kiliti niya eh. Okay, kailangan mo na talagang bumili ng spare noon, Daddy. May nakita ka sa Parkway? Pag nawala yun, the blue car. Is that your favorite car? You said you don't want to bring it. You said you don't want to bring it. Let's go. And we're back. Pero, yun na nga. Bumalik lang dito para kunin yung blue car ni Zeb. Dahil nga naiwan niya. At kanina pa niya sinasabi, let's get my blue car. Yung kanyang Hot Wheels. Sabi mo kay Daddy, kailangan natin bumili ng spare nun. Kasi, parang yun yung security blanket ni Zeb ngayon. Talagang kahit saan, dala-dala niya yun. You're giving it to mommy. Thank you. So, yun, sabi niya,
After we get the blue car, let's go groceries. So, yun, eh, kailangan din bumili kasi di daddy na yung diaper. Kaya, lumabas sila ulit. And it's only, actually, mag-ago pa. Ah, hindi na pala. Mag-1 o'clock na pala. So, parang uulan. Hindi ko lang sure kung mag-nap si Zeb today. Pero, meron akong planong pumunta sa, ano, sa kabilang bahay. Tapos, itong ano, yung nakita ko na, kanina pinag-uusapan namin ni daddy yung pagiging minimalist. Tapos, natatawa siya sa akin. Sabi niya, minimalist. Sabi niya, simula mo itapon yung mga, alam niyo naman ako, diba? Kaka nung nag-start ako mag-activity, yung mga basura, hindi ko agad tinatapon. I mean, yung mga feeling ko pwede magamit, yung mga Yakult bottles, hindi ko tinatapon. Kasi pag naliligo sila, ginagamit nila yon. So, parang, si Zach, nagta-transferring activity din using yung Yakult bottles. Tapos yung tissue, paper rolls. Dahil dati, sa Pinterest, ang dami mga pwedeng gawing activities with tissue, paper rolls. So, ang dami ko dyan nakatambak. Tapos, sa CR, every time nagpapalit, nandun sa may patungan kasi doon, sabi niya, ano, itapon ko na daw yun. Tapos, bigla ko naalala tong ano, idea na nakita ko sa Pinterest na ano, car garage na gamit yung tissue paper rolls. And since sobrang dami ng kotse ni Zeb na Hot Wheels, kasi yun yung everyday mag-grocery sila halos everyday may bili si daddy ng Hot Wheels na car. So, eh maliit na yun. So, kasha siya sa tissue paper rolls. So, may naisip ako doon sa kabilang bahay. Kung, alam ko na vlog ko yata yun na parang merong ano doon. Who's that? Dog. Car? Dog. A rock? Dog. Okay. Doon sa kabilang bahay, meron parang ganyang shell. Pero mas maliit dyan. Tsaka, mas maliit doon. Para naiisip kung doon ko gawin. Huwag naalala ko, i-insert ko yung picture ng idea na gusto kong mangyari. Para na-imagine yung gusto kong mangyari. Lalagay ko dyan somewhere. Tapos, yun yung magiging car garage ni Zeb. Diba? So, dadalhin ko lahat yung mga... Pero kailangan ko ng glue gun. So, yun. Yun ang aking plano. Tignan natin. Gusto ko din maglinis. Hindi ako satisfied sa linis ni daddy ng sahig kahapon. Kasi kapag pagpunta namin kahapon, paglabas namin, ganun, maano pa rin sa paa. Maitim pa rin sa paa, medyo. Kasi nga, mahalikabok pa din. So, gusto kong maglinis pa. Okay. Thank you. Anyway, so yeah. Okay, guys, let's go to the new house. Dala ko yung pillows, tong mattress protector, tsaka yung tissue rolls. Nagdala na rin ako ng bigas as in na tubig as ano na yan, recommended sa comment section. So pwede pang ihabol natin today. Sinabi ko kay daddy maglilinis ako ng floor, sabi niya useless daw kasi nga, walang nakatira. Walang, ano, saka na lang daw linisin totally kapag malapit na kami lumipat. Masasaya lang ang pagod ko, so, yeah. Rice. Salt. And water. I don't know if that's okay, but at least I've done it. Okay. I don't know what I'm gonna do first, but hindi ko alam kung saan nalapag yung susi with. How ironic lang din kasi isa sa dinala ko din papunta dito is ano, ito. Kasi gusto ko nang mag-setup ng mini altar. Pero diba, ironic na sinunod ko yung parang sa Chinese. And then, I'm gonna do this. I don't know if that's contradicting or what, pero I'm sorry if it is. Medyo malikap. Pero nasa ko na, pero medyo malikap pa din. Anyways, hindi ko pa nadala yung candle.
So yeah, at least meron na kaming guiding presence here sa aming house. So yeah. May maliit na. Ito kasi gagawin kong altar talaga. Tapos yan, hindi ko pa sure ko na. Pero ang cute nito eh. Actually, bet ko ito eh. Lalagay ako dito ng candle. Yung tea light candle. And, nag-iisip ako ng decor-decor. Pero supposedly, ayokong mag-decor. Kasi nga, di ba? Minimalistic. Ito oh, gusto ko maglagay ng something dito. Kasi, ang ilalagay daw na sofa dito is parang two-seater lang. Kasi syempre, kailangan magkasya within this two, you know. Yung naka-ano na yan. Indent. So dito parang gusto ko maglagay ng photo frames yung mga pictures ni namin. Kaso pag may sofa na diyan, aakyat sila Zeb, aakyat si Zach. Wala. Gulo-gulo din. So tingnan natin kung anong kaganapan. Okay, simulan ko na yung gusto kong gawing ano. Garage. Italaga pinrioritize ko talaga tong garage ni Zeb. Kasi si Daddy tatapon niya na 'tong mga tissue paper rolls pag hindi ko 'to ginawa. So, eto oh, dyan ko siya ilalagay. Tingnan natin. Hindi ko alam kung pwede na akong bukas ng aircon. Kasi, syempre, yung kuryente nito, hindi pa naman sa amin nakapangalan. Sikasuhin pa yun ni Daddy. So, hindi ko alam kung okay lang ba na ano. Bukas ako ng aircon. Kasi, for sure, lock natin. For sure. Medyo palpak ako, guys. Nagdala ko ng glue gun. Eko. Kasi nga, para ididikit ko yung mga ano. Kasi sa Pinas ko ito binili na siya bookstore. So, ganito yung end niya. So, ang saksakan kasi dito, ang ganyan. Nagdala ko ng ganito. Kasi usually, may ganito, tapos may butas din itong dalawa. So, parang ito yung magsiserve. Kung gusto mo magsaksak ng ganito, kailangan ng ganito. Pero yung type na may butas yung dalawa. Kasi, itong isang to yung magsiserve na pang third prong. Tapos, pwede mong isaksak ngayon yung, nagigets niyo ba? Kung butas yan, dapat ganun, ganyan yung mangyayari. Eh, ang nakuha ko pala is, ano lang to, cover, pang safety, ganyan, pang cover lang. Dapat may butas. Ay, teka lang, parang di rin pwede. Pero sa bahay, ginagamit ko to eh. Or nag-ano yata ako dito. Adapter. Ayan. Palpak. Anyway, pero inano ko siya. Ganyan magiging itsura niya. So, medyo magulo kasi nga. Ayan o. Oh, kailangan to. Ay, nakikita nyo ba? Wait. Ito. Kailangan to nakaangat na ganyan. And hindi ko siya maidikit. Nahuhulog siya. So, kailangan ko talaga siyang idikit ng ano, ng tawag dito? Glue gun. Kasi kung ganyan lang siya, ano, pwedeng hilahin ni Zach and all. So, yan. Tsaka yung likod, gusto ko lagyan ng takip kasi syempre, useless. Kung dyan yung parking, mahuhulog din yung kotse. Yan. Dapat nga dito ko si setup sa mas malaki kasi feeling ko mapupuno din ni Zeb yan sa kakabili araw-araw. Pero I don't have enough tissue paper rolls na pala. And mas maganda din sana kung pinturahan but I don't have time for that. So, yan na lang. Pero at least sinetap ko na. Pag nakita ni Daddy, ano na namang kalokohan yan? Ay, nako. Imbis na magamit yung shelf so for something else, naging ganyan pa. Di bale? Kasi, pwede, kahit na mag-glue ko sila together, pwede ko rin naman silang tanggalin dito sa shelf itself kasi hindi ko naman ididikit yun sa shelf. So, kung makahanap ako ng kahon or something na pwedeng pagpatungan or paglagyan yan, I will do that. But, yun. Tapos, ipapakita ko sa inyo ito. Ngayon ko lang na-realize na ngayon ko lang pala talaga na solo yung as in natignan ng mabuti itong bahay. Kasi every time na punta kami dito, pangatlo ko pala ito, di ba? Kasama naman sila, Zeb. Ang likot-likot. Parang, natatakot ako na baka may hilahin or something, may masira. So, ito yung bahay ko. Ito yung spare room, di ba? Ito yung parang magiging entertainment room namin ni Daddy katulad sa kabilang bahay. So, ano to? Sabi ko kasi kay Daddy, magsiseparate ako ng closet. Kasi nga, parang, di ba, meron kami spare room, gamitin din yung closet. Kasi ang gusto niya, dito kami lahat. Which is, I think, okay naman, magkakasya naman. Kasi si Daddy, hindi naman ganun kailaka yung karami yung mga damit. So, yun siya, merong pang hanger, tapos merong pang folded.
Tapos, yung kabila rin. Yung kabila, puro pang hangin. Tapos, so, dalawang layer ng panghangin. Tapos, mayroong full-length mirror dito. Tapos, yung sa kabila, mas gusto ko yung sa kabila kasi, you know why. Wait, so, ito palang nadadala kong damit, actually. Magulo pa nga eh. Yan. So, two layer ng hangin. Tapos, ano, dito sa kabila, so, may full-length mirror din dyan. Tapos, may ganyan. Yan. Ang bala ko, nakita ko sa vlog ni Crisel. Ni Crisel Lumagi, di ba, naglipat din sila ng apartment. Meron siyang parang hidden vanity area. Ganyan yung gusto kong gawin dito. So, dito yung mga makeup ko. Di ba, may drawers ako. Nalagyan ko siya ng mga divider for the lipsticks and all. Yes, hindi na nakapouch-pouch yung mga makeup ko. Although kasi, meron sana kaming vanity area dun sa kwarto namin. Kaso nga, pag nandiyan sila Zeb, hindi naman ako makapag-makeup ng matino. Okay din sana kasi ayan. Meron kaming vanity. Yun lang, halika po. Ayun na nga, sabi ko, hindi din naman ako makapag-ayos dito. Wala akong chair. Dapat may provided silang chair. So, yun din. Wala rin akong chair dun sa kabila. Pagka nagme-makeup ako, kailangan namin bumili ng chair. Kasi nga, ano, so dito ako magmumukap. Nakaupo ako dito. Ganyan, ganyan. Wala din kasi vanity dito eh. So, yun. So, ay, I'm excited. Eh, sabi ni Daddy, paano pag may bisita tayo, kukunin mo yung mga damit. Sabi ko, are we expecting any guests? Are we expecting a guest anytime soon? Hindi naman, di ba? So, might as well just use it first. Ayaw ni Daddy, pero pinipilitan kong gusto. So, yun. Tapos yung ref, malaki naman. Sana hindi namin mapuno kasi, ano, see how many layers. So, yeah. Gusto ko tanggalin to, pwede ba? Yan. So, tapos, yung toilet and CR, huwag natin ipakita. Okay naman siya. Ganyan. Pero, typical. Naka-separate. And, yun. Yeah. So, ngayon ko lang talaga siya na, ano, na titigan ng maayos by myself. So, yeah. Madumi na naman ang paa ko. Madumi pa rin talaga yung sahig. Anyways. Meron pala akong kinakalungkot, guys. Oh, lumipat kami dito. Ibig sabihin, hindi na ako makakapag-bake. Walang oven! And, pwede kong sigurong sabihin kay Daddy na sabihin mo kay Auntie, bili na lang natin or ibawas na lang. Kung willing siya, hindi naman din nila ginagamit yung oven nila dun. Kung willing siya, ibenta sa amin yun. Okay lang sa akin kahit yung second hand na yun kasi halos ako rin gumamit na for the past 4 years. At saka, parang gamay ko na siya. So, ang problema, kahit na ibigay o ipumayag, wala kami space. Dito, kasi doon yung may saksakan, dito is sakto lang yung, ang laki kasi nun eh, sakto lang yung rice cooker. Nandiyan yung rice cooker. Pag nilagay ko yung oven dyan, wala nang regular yung rice cooker unless ilagay ko sa ibabaw. Ang pangit naman. Kasi doon na yung lagay ng dishes. So yun, wala masyado. Tsaka ano, yun lang problema ko, wala kang masyadong storage. Meron yan, pero alam mo yung mga overhead. Parang masanay ako na nandun sa overhead eh. Yung mga covered etchos. You'll see ya. Wait. Isang problema talaga namin ito, wala kami mapaglalagay ng pwede maglagay ng TV, pero kung makakahanap kami ng super nipis na stand. Kasi kung masyadong malaki, occupied na ito masyado. Eh, nasa kontrata na hindi pwede mag-drill, mag-butas. So, hindi kami makapag-wall mount ng TV. And, yung iniisip ko, saan ipapwesto ni Daddy yung kanyang single bed? Kasi, di ba, ano, meron siyang kutsyon. So, hindi ko alam kung paano niya yun ipapwesto, kung saan niya ipapwesto. May mga drawers tong ano eh, tawag dito. Ito oh. So, ayan, pwede din dyan yung mga damit nila Zeb. So, kung haharangan niya ng kama, sabi niya, iaano na lang daw. Iaangat kapag ayoko na ng trabaho. Tsaka, diba may unan, meron.
May... Hindi ko alam. Alam mo nandito siya. Ay, nako. Bahala na magiging setup namin. Anyway, baka makalimutan ko yung aircon niya rin ako. Tinetesting ko yung aircon kung malamig or what. Hindi ko alam kung... Kasi ngayon yung aircon talagang tapat na tapat siya sa kama. So, kung mag-comforter ba kami ulit or what? Kasi, for the longest time, hindi na kami gumagamit ng comforter sa kwarto. One is dahil si Zach, natatakot ako na makuveran siya ng comforter. Kaya yung gamit namin is yung parang fleece blanket lang. Pero kung nakayanin naman nun, keren siguro. Anyways, I am tempted to go to Giant or dun sa supermarket para mamili ng mga gamit-gamit. Pero, baka batukan ako nila. Actually, gusto ko lang. Gusto ko na naman bumili ng yung rug, yung ano, yung flamingo na rug. Pero ibig sabihin, dalawa kailangan kong bilhin kasi one for the toilet and one for the bath. And ano pa, hindi ko pa alam. Bahala na nga. Anyways, uwi na ako kasi wala na akong gagawin dito. Nakalimutan ko, sabi ko magdadala rin ako ng maleta. Kaso, ngayon yung iniisip ko, yung kanina nga bit ko, dami-dami ko nadala, hindi ko na kaya. Parang hirap-hirap na ako eh. One month, madala pa akong maleta. So, iisip ko kung babalik ako, tapos makuha ako ng maleta or what. Ang ganda ng daylight, ng ano, natural lighting, parang ang ganda-ganda ng skin ko. Pero in reality, guys, ang pangit ng skin ko ngayon, hindi ko lang kung bakit. Hindi ako natutuwa. Anyway, let's go. Tulog sila, guys. Hindi ko na-expect yun na makakatulog pa si Zeb. Lalo na si Zeb kasi kumain ng lollipop. Tapos nagpunta ng Toys R Us, may libreng cotton candy. So, hindi ko na-expect na makakatulog pa siya. Pero tulog silang tatlo. So, might as well mag-impacking na yun. Magdadala ko ng mga, basta yung mga hindi na kailangan dito. So, maging productive ang aking hapon. So, yeah. I'm excited. We're gonna finish this. Very, 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 very soon. Alright, second run. Ito rin yung maleta ko hapon. Tapos, nila ko lang yung humidifier. Wala akong ibang maisip dalhin. Narinig ko na si Zep, si Zach kising na. Hindi naman si Daddy. So, mabinisan lang ko. Mga bedsheets yung dala ko, tsaka konting damit. Look what I brought. Hindi napigilan. So, ayan. Ay, wait. Yun. O, diba? Nagdadalagat, binata pa dyan. Ito, picture namin ng kasal. So, lagay na natin dyan. Actually, yung frame niyan galing dun sa birthday party ni Zach. Yung per table, may picture. Kaya, puro picture niya yan eh. Tinanggal ko lang yung dun sa tatlo. So, yun. Kailangan ko pa magpa-print ng mga pictures. And then, dito, I think we need a storage cabinet, drawer, whatever. Kasi we need space talaga. Or we need storage. Wala masyadong mapaglagyan dito. So yeah, let's do my... Ayan yung mga bedsheet and blankets. Dito ko ilalagay. Kasi hindi naman ito masyado bubuksan palagi. Okay. Okay, tara, let's. Siguro gising na si Zeb. Let's go sa go. Ay, nakalak pala. Dinner time, guys. Actually, ano ba lang? Mag-aano sa isa lang. And, gutom na kami. So, we're gonna eat. We're done with dinner. And as usual, si Zeb, let's go to the toy store. So, nauna na sila, Daddy. It's my turn naman. Ako naman daw. Let's go. And I see. What is that? Okay, come on. Oh wow.
wakas naman. Ang tagal namin doon sa ano, sa may Lego na park. Ilang beses ko siya ni Yaya, sabi niya, I'm still playing. I'm almost done. Tapos, nayaya ko na from the Lego. Palabas naman ba? Ang daming dadaanan. Diyos ko Lord. So, bawat ano, bawat may i-stopan niya, mag-iintay na naman ako nilang minuto doon. Okay. Come on. Anong oras na? Alas 8 na. Need to take a bath na. Let's go. Nag-ayaya pa ng grocery. Grabe talaga itong ano. Yes. What is it? Take a bath. Bath time. La 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 la. No, say bath time. Huh? Okay. Let's go. Ako din ligo-ligo na. Okay guys, it's time to call it a night. I have my moisturizer on. I don't know if you can see that. But yeah, and suddenly I had this thought, as in ngayon lang, as in bago ko i-on yung camera, what if mag-film ako bukas doon sa kabilang bahay? Kasi yung aking ano, yung hall, sabi ko na i-film ko, ngayon ko pa rin na-film, yung isa to, yung nasa mukha ko. Ano na, more than 2 weeks ko na itong ginagamit. Although nag-stop ako ng ilang araw, pero binabalik ko ulit kasi baka dahil kaya ako pinimple kasi in-stop ko. Ewan ko. But anyways, tignan natin. So yeah, I'll see you guys tomorrow. Salamat sa panonood. Today was productive kasi at least kahit paano may na-accomplish kami sa ako sa kabilang bahay. So yeah, anyways, I'll see you guys tomorrow. Bye. Thanks for watching. Good night.